Isang binatilyong 13 anyos ang pinagmalupitan umano ng apat na pulis sa Olongapo City. Nangyari ang umunoy pananakit sa loob ng istasyon ng pulis matapos mahuli ang biktimang nagnakaw raw ng chicherya. Nagbabalik si Victoria Tulad, exclusive. Gupit-gupit ang buhok, mahapdi ang mga mata, at may mga pasa sa katawan. Ganito raw ang kondisyon ng 13 anyos na lalaki sa Olongapo City na makita ng ilang opisyal ng barangay Mabayuan nitong Sabado. Sumbong ng binatilyo sa isang kagawad. Pinagmalupitan siya ng apat na pulis. Ayon po sa bata, nagnakaw daw po siya ng isang chicherya. Dinala siya doon sa Station 1. Pagbaba raw po ng mobil, sinipa at dinala doon sa kusina. At tapos daw po, pagdating ng sa kusina, meron daw sa pulis na nagsabi na asan ba ang aking aramis dito, yung stick na ako. Ayon sa bata, pinalo daw po sa pulis yung bata. Tapos po nilagyan ng sili sa mata at ginupit-lupit yung humano, yung buhok at saka pinalo pa yung mga daliri niya sa paa. Ipinakita rin ng kagawad ang isang tali na hawak daw ng bata ng magsumbong sa barangay. Itinali raw ito sa kamay at leeg ng binatilyo para hindi siya makalaban sa mga pulis. Ipinalam ito ng barangay sa mga magulang ng binatilyo at napagkasundo ang dalihin ng minor de edad sa Youth Center ng Olongapo City Social Welfare and Development Office. Ipinasuri rin siya sa ospital. Ipinaturo rin sa kanya ng mga social worker kung sino ang apat na pulis na nanakit umano sa kanya. Kinilala ng binatilyo ang mga pulis na sina PO1 Ivan Del Fule, PO1 Val Paderes, PO1 Ryan Sebarotin at PO1 John Christopher Viray. Hindi pa nagbibigay ng kanilang panig ang apat, pero ang kanilang hepe nag-utos ng agarang investigasyon. Hindi natin tinutolerate yan. We do not tolerate that kind of actuation sa mga gawain ng pulis natin. So, papaimbestigan natin ng maigi at kung sino ang nasala, sino nagkasala, papag-usahan natin. Sir, nasa na po yung apat ngayon? Well, pina-restricted po sila sa dito. And gusto ko nga iparilip po na sila dito at tatali po dun sa headquarters ng Olongapo City Police Office. Ilagay po sila dun sa restricted po kami para hindi na sila makapag-alagala ito. Pinaiimbestigahan na rin daw ng Olongapo City Government ang sumbong ng bata at pananagutin daw ang sino mang may kasalanan. Victoria Tulad, GMA News.